po ang mga capacitor, mga 10 watts pa single capacitor. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang nilalaman nito ng mga capacitor na ito, kung ano po yung mga nasa loob nitong capacitor na to. Ito po sa inyo, ito pong dual capacitor, ito po yung common, ito yung common, ito po yung herms, ito po yung pan. So tingnan nun natin yung loob. So meron mo siyang dalawang capacitor sa isang capacitor. So ito po yung dalawa. So ito po yung running capacitor, ito po yung pan capacitor. So hinati po natin. So ayan po, nakikita niyo na po yung dalawa sa isang capacitor. May inyo po napapansin, meron pong plastic sa loob. So yung plastic is protection para po sa metal casing po ng capacitor. Ito. So yan po yung plastic. Yan po yung plastic. So ito naman po yun, insulator liquid. Non-insulated liquid po yan. Ang tawagin. Ito po natin single capacitor. So ito po yung single capacitor. May dalawang plus po sa ibabaw. So meron pong insulator plastic. Tapos meron pong wire po sa ilalim. Papunta po yan sa ibabaw. Ito po yung ano niya. Tapos may capacitor po yan dito para mag-hold po ng charge niya. Ang po natin ang plastic capacitor na ito. So kung yung napapansin, wala po siyang plastic metal shield sa loob. Wala po rito po sa casing at ng capacitor. Hindi po tulad po nito ng dual capacitor, metal at ng plastic. Ito ko lang po sa inyo, ito po yung plastic insulator na nasa loob po ng capacitor. Ito po yung metal capacitor na meron po yung conductive coil. Ito po yung dual capacitor, yung round, napahaba. So ito po yung nilalaman po ng capacitor. Yan po. Yan. Meron po siyang maliit na capacitor sa loob for pan. So ito po yung attachment niya. Yan po. So ito naman, meron din po rito malaking capacitor mula po sa para sa compressor. Ito po yung common niya. Yan po yung herms. So yan po ang mga capacitor. Ang laman ng capacitor.